Ella Cruz sa mga natutunan niya sa Made in Malacañang. History is like chismis. Usap-usapan ngayon ng aktres na si Ella Cruz matapos nitong ibahagi ang kanyang mga natutunan sa upcoming Viva film na Made in Malacañang. Sa naturang pelikula ay gaganap ang aktres bilang Irene Marcos, ikatlong anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Ngayong buwan na nga ang nakatakdang ipalabas ang pelikula sa direksyon ni Daryl Yap na kinunan sa mansyon ng mga Marcos sa San Juan. Kasama ni Ella sa pelikula sina Rufa Gutierrez, Cesar Montano, Diego Loizaga, Christine Reyes, Carla Estrada, Elizabeth Oropesa, at Beverly Salvejo. Ayon sa naging panayam sa kanya ng isang news site, ay inalala niya kung paano itinuro ang history sa kanya noong nag-aaral pa siya. At naikumpara nga ng aktres ang kasaysayan sa chismis. History is like chismis. It is filtered and dagdag na rin, so hindi natin alam what is the real history. Naroon na yung idea, pero may mga bias talaga. As long as we are here, at may kanya-kanyang opinion, I respect everyone's opinion. Saad pa ni Ella. Aniya, ito raw ang magkukwento kung ano naman ang side ng mga Marcos. Base sa reliable source, ilang araw bago naganap na ang pagpapaalis sa kanilang pamilya noong EDSA People Power Revolution. Kasi struggling na. Last 3 days, kahit naman sila struggling. Even right now, diba? So, paano kaya yon na there was so much pressure on their side during those times? Dagdag pa niya. Samantala, una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na isa itong pagtatangka ng historical revisionism noong nagdaang presscon ng upcoming Viva film.
sa isipan namin for me at sa aking pamilya, panahon na para magkwento rin kami kung anong nangyari sa Malacañang, yung nalalaman namin. Hindi natin binabago ang katotohanan, pinagdagan lamang ng kaalaman namin sa adnya. Dagdag pa niya, ito ay kwento lamang na nalalaman namin from our point of view. Wala kaming binabago sa sinasabi nila. Nilalahat lang namin yung alam namin. Not revising anything, it's totally inaccurate to say that. We're simply explaining in this film to some degree kung ano yung mga pangyayari nung huling tatlong araw.